Magandang araw, kaibigan. Ako si JV Salayo. Tara na muli sa landas ng pag-asa. Basahin natin ang Ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo, chapter 11, verses 20 to 24. Babala sa mga bayang ayaw magsisi. Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, kawawa kayo mga taga Korasin, kawawa kayo mga taga Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas kahahabagan pa ang mga taga Tiro at taga Sidon kaysa sa inyo. At kayong mga taga Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga Sodoma kaysa sa inyo sa araw ng paghuhukom. Sa Ebanghelyo, binabanggit ang mga lugar kung saan naganap ang tagpo. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem, lumaki sa Nazareth, at bininyagan sa ilog Jordan, at nagpakasakit at namatay sa krus sa Jerusalem. Sa Ebanghelyo noong linggo, sa kwento ng The Good Samaritan, tampok ang notorious o delikadong daan sa pagitan ng Jerusalem at Jericho. At ang bida, isang Samaritano. Sa Ebanghelyo naman ngayon, binanggit ang mga lugar na isinumpa magkakalapit ng mga bayan sa Galilea, ang Korasin, Bethsaida at Capernaum. Kinastigo sila ni Jesus dahil sa dami ng ginawa niyang mga himala sa mga bayan na ito, mga hindi pa rin sila nagsipagsisi. Ikinumpara pa niya ang mga ito sa mga bayan ng Tiro at Sidon. Sa Phoenicia ang mga ito sa labas na ng Galilea. Nagalit at nainis si Jesus. Mas mabuti pa raw yung mga hindi niya kababayan. Sila pa yung tingin niya makikinig at maniniwala sa kanya. At kahit yung mga yung bayang Sodoma na natupok pa noon pang lumang tipan, binanggit pa ni Jesus na siguro kung doon siya pumunta at nagpakita ng mga himala, malamang nagsisi pa ang mga tao roon at hindi sana natupok ang bayan nila. Ngayon kaya, ano kaya ang sasabihin ni Jesus sa ating bayang Pilipinas? Marami-rami na ang himala na ginawa ng Diyos dito sa ating bayan. Matagal-tagal na rin ang 500 taon ng Kristyanismo dito sa Pilipinas. Ngunit tunay nga ba tayong mga naniniwala sa Kanya? Tayo nga ba ay tunay na sumusunod sa Kanyang mga turo? O sasabihin ba niya sa atin na mabuti pa siguro kung sa ibang lugar naglanding si Magellan, baka naging mga mas tunay na Kristiyano pa yung mga taga-ibang lugar kaysa sa inyo? Ouch! Ang sakit. Walang biro. Kung marinig siguro nga nating sasabihin ito sa atin ni Jesus, masakit talaga. Pero hindi pa huli ang lahat, kababayan. Hindi pa naman tayo tinutupok o pinaulanan ng mga nagbabagang mga bato mula sa langit. Hinihimok pa rin tayo ng Diyos at ginagabayan ng Espiritu Santo upang tunay na magbago at sumunod kay Jesus. Simulan natin sa ating mga sarili. Kamusta ba tayo sa ating pagtulong sa kapwa? Tumutulong ba tayo doon lang sa mga kakampi natin o mga kaibigan? Sabi ni Jesus, dapat kahit sa mga hindi natin kakampi, tumutulong tayo gaya ng Samaritano. Sa ating mga trabaho at negosyo, tayo ba ay lumalaban sa panlalamang at katiwalian? O tayo ba ay mga kakunsyaba o kasabwat sa mga hindi tamang gawain? Sa ating pakikitungo sa kalikasan, tayo ba ay tumutulong upang ito ay linisin at pangalagaan? O tayo ba ay kasama sa mga patuloy na sumisira dito? Sa ating personal na buhay,
Meron ba tayong mga lihim na kasalanan na pilit pa rin nating inililihim at hindi pa rin mabitawan? Kaibigan, isang wake-up call ang Ebanghelyo sa araw na ito. Gumawa na tayo ng mahakbang upang balang araw ang ating bayan ay maging tunay na kalugod-lugod kay Jesus bago pa maging huli ang lahat. Kung ikaw ay na-bless at nabiyayaan ng video na ito, paki-like at paki-share mo na. Maging tagabahagi ka na rin ng magandang balita dito sa Landas ng Pag-asa.